So ayan guys, ano ngayon dito, mga 10 a.m. So ang gagawin natin ngayon ay mag-prepare ako ng ano, pagkain for lunch. Yung asawa ko, si Demer, kakaalis lang mag-work. So titingnan niya kung makaka-uwi siya dito ng maaga kasi magtatrabaho siya pag naka-work siya dapat dire-diretso na yun. So tingnan niya kung makatrabay siya dito. So gusto niya talagang kumain ng pancit guys. So tinry naming pumunta doon sa Coughlan, which is yung malapit dito na grocery, and bumili siya ng ano, bumili kami ng pancit, pero walang pancit talaga guys na pareho sa atin sa Pilipinas, yung something na ano, yung parang canton, wala. So yung binila ng namin yung parang version dito. So tingnan natin guys kung anong magagawa natin sa pancit. So it's another version of pancit here in Croatia. Ayan guys, so see you mamaya guys. So ayan, bago nga pala ako mag-uumpisa, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nag-support ng aking video sa YouTube. Thank you guys for watching and supporting my videos. And of course, to my families in the Philippines and the family of the Mer here in Croatia. And yung mga friends ko dyan sa Davao and all around the globe, mga friends ko. Mag-prepare na tayo guys kasi hindi natin alam baka yung magda-drop agad dito si Damar. Okay, see you later. Bye-bye. Prepare natin. Okay. So, ito yung kanilang pancit guys. This is what we bought yesterday. So this is the only available looks like in the Philippines. So ito lang talaga yung pinaka-similar guys. So we will try. Ayan. Of course, bumili kami ng garlic. Si Damer kasi walang garlic dito. Usually, he used to have like this only. Mga ano, onions, white onions. So, sabi ko, can we try to buy this garlic because it adds a little bit of taste. Not just a bit, but I mean, it adds more tastier sa food na iluluto mo. So, I suggest to buy this one. Kaya, nagbili kami ng konti, guys. Konti-konti lang naman. Enough para sa aming pagluluto. Cabbage. So, malaki yung cabbage nila dito guys. Parang atin din. Pero, ano lang yan, gagamitin lang namin ito pa konti-konti. Kung ilan lang yung kakailangan. Kung ano lang yung kailangan guys. Kasi gusto talaga niyang kumain ng pancit. Kasi, nung pumunta siya sa Pilipinas, gusto talaga niyang pancit. Sabi ko naman, why not magbili tayo ng ganito? Unfortunately, hindi namin mahanap yung kapareho talaga sa ano, Pilipinas. But then, it's okay. I'll try to make it like, looks like Philippine pancit. So, merong konting ano guys, ihalo na pork. Kukuha lang ako ng konti. It's just a little bit of pork. Para may subak siya guys, para may mga panaman naman konti. Nakadagdag din yan siya ng sarap sa pancit. So, yun natin yung carrots. Then, meron kasi silang parang tray na ganito guys. So,
sayang din, so isali na din natin to. Then meron din silang free na ano, celery. So maglagay din ako ng konti. Free ito sa kanilang carrots. Bilakan natin yung carrot. So sa kanila guys, pag bumili ka ng ano, ng carrots, mayroong isang pack na ano, may libre ng cabbage and celery and ano siya, parang fruit ng celery guys. So usually ano, actually hindi ako gumagamit talaga sa Pilipinas nito, gawa ng hindi common sa atin, 'di ba? Yung celery, meron naman tayo, kaso lang yung mga fruit ng celery parang hindi gaano talaga sa Pilipinas kasi siguro mahal. Pero dito common lang siya guys, at saka napakabango niya. Napakabango yung ano, celery fruit. So ito yung kanyang dahon, celery, and this is the fruit. So pwede ko siyang ihalo konti sa ating pancit. So yung recipe natin guys ay ano to, ano lang yun to, experiment. Experiment lang tani guys eh. Ano pa man ta, baka na nag-adjust lang ta, kung unsa lang ang mga naapo diri na mga kailangan. Ito yung ano, meat. Kailangan may meat konti. Para ano siya. Kunting meat lang. A little bit ano. Para mas masarap yung ating pancit. This is marinated guys. So ako naman ay ano, mahilig din mag-experiment. Ating mga gulay. Okay, so na-prepare na po na ko ang ano, cabbage. Ugasan natin guys, okay. Siyempre, kailangan ugasan tanan. So now, let's put the, gusto ko yung ano, ilagay mo na guys. Pag may karne na ano, pag may pork na medyo may fats, nilalagay ko muna. Para matanggal yung kanyang fats. This one. Ayan. Haluin na lahat. Ilagay na lahat guys. Ayan. Kung masusunog na siya guys, I mean, pag too hot na, pwede mo siyang i-turn on yung ano, turn off yung ano mo, para hindi masunog.
So, pa medyo brown na guys, pwede na ilagay yung garlic. Ayaw kong ilagay advance yung garlic kasi mabilis yung masunog. Then, this time, pag haluin, at brown-brown na siya guys. Kaya, pwede na natin ilagay ang ating ito. So, anahin mo natin ng konti, iwan konti. Okay, so ilagay na natin yung ano guys. Yung style ko, kailangan unahin ko muna itong cabbage guys. Kasi, kailangan ko yung natural water niya. Kailangan ko yung water mismo sa cabbage guys. Kasi, so, itong water niya, ayan yung gagamitin natin sa pancit. So, lalabas din yung natural na water dito guys. Sa Pilipinas, huli itong nilalagay eh. In Philippines, we put this cabbage last. But this style, I put it before pancit. Kasi nag-i-explore pa ako sa pancit nila guys. Hindi ko alam kung dahi ba na or what. So, I'll need to observe muna. So, then later, we will put the canton. Okay, so we can add little bit of ano guys, spicy. Kung gusto nyo ng spicy, pwede kayo maglagay ng spicy konti. Ayan. So, ilagay na natin yung pancit. Ito yung kanilang ano guys, pancit. So, malalaki yung kanyang grano. Strand ba? Baga siya guys, thick. Niya, probably na ani egg. So, observe lang sa taani kung sa'y dagan ano yung ilang pancit. Ay, baga-baga ra siya guys. Sabutangan na ito gamay yung tubig. It's a get put sa, ano, water. Okay, baga-baga ra kayo siya. Yan, so malapot na siya guys. Okay natin na ilagay itong, ano, pepper. Pepper. Yan guys, so tapos na yung ating pancit. Okay guys, the mayor is going to taste. I will just steal your pancit. Your pancit. Do you think? That's pancit. I like. Yeah, so even it's not Philippine pancit, still pancit. Mm-hmm. You put bacon or that meat? That meat. So nice. I like it. Very nice. That's good. How do you like these noodles? I like. Yeah, it just need to put a little bit of water because it's thick. It cannot cook with oil only. It should have water. Little bit of water because it's thick. Yeah, I mean the pancit. This is it good for you? Oh yes. This one, they're good for you.
course, no problemo. Okay. Okay, lower heavy. Very good. I'm technically still on standby, you know? Yeah. I can go back to delivery anytime, so I just come to steal a little bit. Oh, Carol.